Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. The Marikina LGU has started constructing temporary quarantine facilities as one of its hospitals gets congested. Meanwhile, the city's COVID-19 testing molecular lab has yet to finish the accreditation process. Greg is on the ground for more details. Greg, anong dahilan kung bakit hindi pa tapos ang pag-accredit sa laboratorio ng Marikina? Yes, Jess, hindi pa rin nga tapos ang accreditation process para sa Marikina Molecular Diagnostic Laboratory. Ayon kasi sa Marikina LGU, nakadetect kahapon ng contamination ng kanilang PCR machine ng isa lang sa dalawang run ng COVID testing ang sample specimens na nakuha nila sa RITM. Sa ngayon, nagsasagawa ng parallel testing sa laboratorio gamit ang kanilang PCR machine at isa pang PCR machine mula sa Manila Health Tech. Inaasahang matatapos ngayong hapon ang parallel testing. Kung positive na ang makuhang resulta, agad itong ipadadala sa RITM. Bahagi kasi ng 5-step accreditation ng RITM, ang pagsasubmit ng 5 positive results sa RITM bago sila mabigyan ng certification para sa independent COVID testing. Pero habang wala pang accreditation, ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, ikinukonsidera nila ngayon ang pagkakaroon ng partnership sa laboratorio ng Manila Health Tech na siya mismong nag-manufacture ng locally produced test kits sa bansa. Dahil dito gagamitin pa rin nila ang 8,000 test kits ng lungsod at babayaran na lang ang processing fee. Pinag-iisipan din kung makikipag-partner sila sa Philippine Red Cross na binuksan na rin ang kanilang molecular laboratories para sa mga LGU sa National Capital Region. Narito ang pahayag ni Mayor Teodoro. We could explore all possibilities because dahil naniniwala kang mahalaga yung testing. Pero tingin ko pa rin ang pinaka-practicable at pinaka-efficient and effective will be the testing center of Marikina. Hindi natin ito isusuko at hindi tayo titigil sapagkat buhay ng kababayan natin ang ating isinasaalang-alang at yung mass testing, alam naman natin, is a very critical intervention. Samantala, sinimula na ng Marikina LGU ang pagpapatayo ng temporary quarantine facility sa likod ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ayon kasi kay Teodoro, congested na ngayon ang ospital. Ang quarantine facility sa labas ay inaasahan daw matapos sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ang unang 3 facility na bubuin ay kayang tumanggap ng 45 suspect cases at mild COVID-19 cases. Sa huling ulat ng Marikina, nakapagtala na sila ng 90 COVID-19 cases, 13 recoveries at 18 mortalities. Isa naman ang probable case at 18 ang suspect cases. Tinitiyak daw ng lungsod na nasa ospital ang severe COVID cases. Tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng LGU ng food assistance. Inilalagay na lang ang mga food packs sa upuan sa labas ng bawat bahay. Nagbibigay na rin sila ng special needs assistance sa mga nangangailangan gaya ng gatas at gamot. 500 to 600 special needs package ang naipapamahagi nila kada araw na nakakalaga ng 600 to 700,000 pesos. Ayon, ito ang pahayag ni Mayor Teodoro. Sa modeling na ginawa namin, saka sa resource management analysis na merong tayo na ginawa ng Marikina, maring ang resources namin o budget ay tumagal pa ng 6 hanggang 8 buwan. Ngunit beyond that period, sa pagkatapos ng panahon na yun, ay makakailangan na tayo ng tulong buhat sa national government o kaya sa pribadong sektor. Just ang ilan sa mga residenteng nakausap natin kanina ay mismo nagsabi na hindi nila alam kung paano na lang yung kanila mga kakainin sa susunod na panahon kung magpatuloy pa ang ECQ. Sinabi naman kahapon ni IATF spokesperson Secretary Carlo Nograles na hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng mga otoridad ang kanilang magiging rekomendasyon sa Pangulo patungkol sa umiiral na enhanced community quarantine sa Luzon. Jess? Thank you for those updates. That was Greg Gregorio reporting live from Marikina. The NEDA is also coming up with a recovery plan once the country rises from the COVID crisis. The agency believes that a national ID system could help fast-track the delivery of aid to affected citizens. Let's get the latest on this from Maricel Halili, live from Mandaluyong. Masaya sinasabi nila Senate President Tito Soto and Senator Lacson.
na meron na silang ibinigay na pondo o budget sa NEDA 2 years ago para simulan ito. Ano na ang balak ngayon ng NEDA tungkol sa National ID System? Just ang sinasabi naman kanina ni Secretary Carl Chua na tuloy-tuloy pa rin daw yung paghahanda nila para dito sa National ID System. Ang target nga daw nila ay makapagpa-register ang maraming mga tao, probably mga around 80 to 90 million dito sa National ID System before the end of the term of President Duterte. So tuloy-tuloy pa rin naman daw yung paghahanda nila kasi baka naman daw merong mga ibang actions na pwedeng gawin kahit na pinapatupad pa rin yung enhanced community quarantine, like yung pagpapatuloy ng procurement para sa maayos na implementasyon ng National ID System. Kaya naman daw nagkaroon ng problema ito before is because of the data secrecy, yung data privacy. Pero ngayon na meron na daw tayong batas on the data privacy, mas magiging maayos na daw. Ina-expect nila at least na mas magiging maayos na yung paglalatag ng National ID System. Well, apart from the National ID System, big question is, ano ba yung recovery plan ng NEDA? So, do they have anything in the works already? Meron na bang nasa drawing board? Just kung matatandaan natin yung NEDA rin kasi yung ginawang lead agency para dito sa technical working group na inatasan para maglatag nga ng recovery plan. Pero ang paliwanag ng Secretary Chua kanina, sa ngayon ang pinaka-importante ay mapalawak muna yung mass testing. Kapag kasi napalawak na yung mass testing at nakita natin na effective yung pagpapababa o pagpapataas ng dami ng mga patients na nakaka-recover, mas madali nating matutukoy kung gaano ba kalawak yung naging spread ng virus. Pero sa ngayon, ang ginagawa nila, nagpapakalat na raw sila at nagsasagawa na sila ng mga consumer survey. Hindi lang ito isa, marami daw to, sabay-sabay yung ginagawa nilang survey para malaman kung gaano kalaki na ba yung impact nitong COVID-19 at ng ECQ sa ekonomiya. By end of this month, inaasahan nila na makakakuha na sila ng mas konkretong figures as to how deep o gaano kalawak ba yung naging impact nitong COVID-19 sa ating ekonomiya. Once na nakakuha na sila ng mas maraming ebidensya, dito raw nila sisimulan yung paglalatag nung recovery plan. Okay, when you talk about economic impact, hindi maiwasang pag-usapan as well how this is going to impact the workforce. So meron na ba silang details at least kung gaano kalaki yung impact on that particular segment? Ang sinasabi ng NEDA, just everyday daw kasi nababago-bago yung sitwasyon. So ibig sabihin, nababago-bago rin daw talaga yung numero na lumalabas kung gaano kalaki o karami yung mga workers at manggagawa na naapektuhan itong enhanced community quarantine at ng COVID-19. Kung pagbabasihan daw natin yung mga lumabas na numero nung nakaraang linggo, meron daw lumabas na 1.2 million, merong lumabas na 1.5 million, paiba-iba. So ang ginawa na lang daw nila ngayon na wala pa tayong pinakang fixed na number kung gaano ba talaga kadami yung mga workers na affected of ECQ, tumulong na lamang sila doon sa paglalatag nitong small business wage subsidy. At ina-expect lang nila o ang target nila na mabigyan ng benepisyo ay yung nasa 3.4 million workers. Ito yung mga manggagawa mula doon sa mga small businesses. Okay, now moving forward, sakali na modified ECQ ang ipatupad ng Pangulo after April 30, paano yung magiging sistema, especially when it comes to mass transportation? Kagaya ng sinabi mo, Jess, hindi pa naman tayo sure talaga kung modified nga yung magiging desisyon ng Pangulong Duterte. Pwedeng lift, pwedeng extension. Pero just in case na modified, ang sinasabi ng Department of Transportation, isa nga doon sa pinag-aaralan nila ngayon, kung ano-anong mga uri ng transportasyon yung pwede ng payagan na makabiyahe. Kung halimbawa, bus ba ang papayagan nila na makabiyahe? Kaya ba nilang i-manage na manatili pa rin yung social distancing kapag sumakay yung mga pasahero doon sa loob ng bus? Ano ba ang mangyayari every per ruta ba
yung mangyayari na papayagan yung bus at bababa na lamang sila sa specific route? Ganun ba ang mangyayari? So kabilang ito dun sa pinag-aaralan, kasi hindi lang naman daw yung mga pasahero na sasakay mismo doon sa vehicle yung kailangang tiyakin na merong social distancing. Ultimo, yung pila sa labas, kahit yung sa terminal per se, kailangan matiyak na meron pa rin talagang social distancing. At saka of course, ang sinasabi ni Secretary Tugadid dyan, kailangan din nilang mag-implement na no mask, no entry. Para lang masiguro na mapipigilan pa rin o kontrolado pa rin yung spread ng virus kahit na sakaling aprobahan na simulan na yung pag-operate ng ilang mga sasakyan. Okay. Masaya, andun na rin lang tayo sa usapin ng economic impact. No? Gaano kalaki yung epekto nitong krisis sa Build program ng gobyerno, which as it is, delayed na nga dahil sa budget standoff noong 2019. Totoo, Jess. Kanina, ang sinasabi ni Secretary Tugade, nagbigay daw sila ng proposal sa IATF na baka pwedeng simulan na yung pagsasagawa ng mga infrastructure projects na may kinalaman doon sa transportation habang ipinapatupad yung enhanced community quarantine. Very logical daw kasi na simulan na ito habang walang masyadong tao sa kalsada at hindi operational yung mga mass transportation. At least kasi mas kontrolado yung dami ng tao habang isinasagawa nila yung infrastructures. Sabi ni Secretary Tugade, pabor naman dito yung IATF na simula na yung ilan dun sa mga transportation infrastructure projects para nga naman na manageable pa yung dami ng mga pasahero. Ang kailangan lang nilang i-finalize ay yung mga panuntunan na kailangang sundin. For example, gaano karaming construction workers yung papayagan na magsagawa nitong mga infrastructure projects na ito. Ano-ano ba yung mga protective equipment na kailangan nilang gamitin to ensure na hindi sila mahahawa ng virus. Gaano kadami yung papayagan na magpunta dun sa location para matiyak na meron pa rin social distancing kahit na ongoing yung kanilang mga infrastructure projects. So kabilang ito dun sa mga ikinukonsidera. Alright, thank you for those updates coming from the IATF, Maricel Halili. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.